Isang magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Iesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo at Ave Maria. Pagbati sa mahal na Inang Maria. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel. Kuraparoko ng Our Lady of Sorrows Parish, 2130 FB Harrison, Lungsod Pasay. Ito po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay sa ilalim ng Archdiocese of Manila at kaisa-isang parokya ng aming pong Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau. At tuwing Martes, dito po natin pinaparangalan si Maria sa kanyang ika-anim na hapis na kung saan kanya pong tinanggap, kinalong ang katawang inialay ni Kristo sa krus para sa atin. Ang palagiang nobena ng Martes ay tinatawag po nating Martes Dolores. Kumusta po kayo? Ngayon po ay araw po ng Miyerkules at ito po ang ikalawang Miyerkules ng buwan ng Hunyo. At binabati po natin lahat po ng nagdiriwang siyempre ng special days sa araw pong ito. Unahin ko na po ang aking dalawang auntie. Ayan. Si Auntie Mila Garabiles sa California area sa US at si Auntie Celia Galdones. Happy, happy, happy birthday po mga aunties, no? At gayon din po si Jocel Cruz ng Rivers of Living Water. Happy birthday. Si Henry Tan ng Marriage Encounter Foundation of the Philippines at ang atin pong Facebook friend na si Cathy San Gabriel, isa pong kilalang broadcaster. Happy, happy birthday sa inyong lahat. Nawa ang araw na ito ay araw po ng pagpapala, araw ng pagkakaroon ng kagalingan. Oh, pagpapagaling kung ano man ang inyong mga dinadala sa buhay. Okay? So, ngayon po ay Miyerkules at ang atin pong Gospel, Wednesday of the 10th week of Ordinary Times. Miyerkules ng ikasampung linggo sa karaniwang panahon, Matthew 5:17-19. Pinagpapatuloy po natin ang atin pong gospel na binabasa mula kahapon. Alam niyo po yung batas, yung Torah, kung tawagin po ng mga Hudyo. Ang Old Testament po kasi ay nahati sa tatlo. Tanak ang tawag nila sa Old Testament, no? Torah, yung isa ay nabi, mga propeta, at yung pangatlo ay ketubim, mga wisdom literature, tanak. Ayan. Yan ang kabuuan ng lumantipan, no? Law, prophets, and wisdom. Eh, ito pong Torah na nagmula pa ng panahon ni Moses, ito ang napakahalagang bahagi ng Old Testament sapagkat ito ang itinuturing ng mga Hudyo na pinakasentro ng Old Testament. Kung tayo po sa New Testament, ang pinakasentro ay yung apat na Gospels, dito naman sa mga Old Testament people of Israel, yung Torah. At itong Torah na ibinigay ng Diyos sa panahon ni Moses, this is considered to be the sure guide ng mga Israelites, lalong-lalo na noong
400 years na wala pong propeta na lumitaw sa Israel. Sa kamatayan po ng propeta Malakay, 400 years pong tumahimik ang propesiya. Walang direct line, ika nga, patungo sa Diyos. Kaya yung Torah ang mahalaga. Ngayon, ito ang atin pong maririnig sa pangaral ng Panginoon. Mayroon pong tatlong pwedeng maging reaksyon, attitude, relationship sa Torah. Number one, pwede mong sirain ang Torah. Baliwalain. Akala po natin, yan ang ginagawa ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga kakaibang pag-o-observe ng Sabat at iba pang tradisyon. Pero sa katunayan, ang mga leader Hudyo ang sumisira sa batas dahil sa kanilang hipokritiko, paimbabaw, panlabas na pagsunod sa batas. Kanila pong inaalisan ng batas ng diwa at espiritu. Pangalawa, pwede din naman na ang batas ay iyong gawing ganap. At ito ang ginagawa ng Panginoong Yesus sa pamagitan ng kanyang pag-intindi, pagsasabuhay sa batas ayon sa kagustuhan ng Diyos Ama. Kaya nga, every now and then, nakikipag-conference ang Panginoong Jesus sa Ama sa pamagitan po ng kanyang panalangin. No? Ang panalangin po ng Panginoong Jesus was a discernment prayer most of the time. No? And then pangatlo, pwedeng ang isa ay nasa libelo na talagang iniintindi niya ang true message ng batas at nais niyang ito ay ibahagi din sa iba. Yan. So, sa atin po ring pagsasabuhay ng ating Kristyanismo, ito rin po ang challenge. Kasi ang Kristyanismo, marami ding mga batas, no? At marami ding mga tradisyon, no? Ito ba ay sinisira natin dahil sa paimbabaw, makasarili na pagsasabuhay? O ito ba ay ginagawa nating ganap sapagkat tinitignan natin ano ang espiritu ng batas? Yan. O sana po tayo'y nakapagbigay na naman ng init, alab sa umagang ito. Tulad ng kape ng Agarta Farms. Paki-strike po yung subscription button sa gawing ito ng ating pong YouTube page upang araw-araw matanggap nyo po ang updates natin. At paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyong timeline, sa timeline ng parokya, sa timeline ng inyong mga faith-based communities. Okay? Pakilala po natin ang ating pong mga ginagamit na platforms para po sa ating Facebook at Viber, pagkagising sa umaga. At sa YouTube, ang channel po natin ay Domi Guzman. Ayan. Ngayon po ay hayaan nyo naman na batiin ko ang isa na namang grupo ng atin pong mga kaugnay tuwing umaga. At ngayon po ay exclusive day naman. Ano? Kahapon, mga Marian groups. Ngayon, atin namang batiin itong atin pong mga iba pang mga kaibigan, iba pang mga kaklase, no? Lalo-lalo na yung mga batchmates po natin. Hindi ko mahanap agad yung listahan. Ito, pagbati po kina Marie Claire Mabutas Sordan, ang aking pong schoolmate na ngayon ay nasa judicial branch ng public service, no? Pagbati kay Marie Claire Mabutas Sordan at ang kanyang buong pamilya
Gayun din po sa Batch 1978 High School ng Paco Catholic School. Ayan. Sina Betchy Miranda, Sally Mabakyaw, Fred Mabakyaw, ayan, si Bernel at Annalie Ventura, ayan, si Bobit Manalo, ayan, si Jude Romano, okay? Kasama po siyempre si Nimia Hoson na malapit na mag-birthday. Pagbati rin sa aming mga teachers, no? Jorge Torres, June Baby De Vivar, Rick Eden Calubayan, Faustino Diaz, Honorio Alvarez, ang mathematician na si Miss Gloria Luna, si Lourdes Bing Gamalinda Yugore. Ayan, literature naman po yan, ano? Si Mr. Rolando Milanes, Romy Brazal, ayan, religion. Amelia Lopez, yan, panitikan naman yan. At si Miss Arminda Lopez na alam po nyo ay nagturo sa amin ng statistics. Oh, biro mo, high school no, may statistics na. Pagbati rin po sa Batch 76 ba ito? Naku, mali na naman ako. Che-check ko yung aking notes, no? Si yung grupo po ni Nanette Mojica, ayan, na ngayon po ay napaka-active sa Mary Mother of Good Counsel Parish. Okay? And sa inyo pong lahat ng mga pakonyans na kaugnay natin tuwing umaga, no? Noblesse oblige. Ayan. I hope I pronounce it right, no? Noblesse oblige. Okay, so ngayon tayo po ay manalangin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, Father of Jesus, Father of mercies, in the name of Jesus, the King of mercy, through the powerful intercession of the Immaculate and the Sorrowful Heart of Mary, Mother of Mercy and of Saint Therese of Lisieux, our spiritual sister, in the consecration to the merciful love of God, we pray, O Father, pour out your merciful love rejected by others unto us, so that in whatever state, whatever littleness and darkness we are in today, we console you, and to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. Saint Joseph, protect the church, protect our homes and families, protect our ministries and our works. Kayo pong mga naghahanap ng atin pong pilgrimage to the Holy Land, meron po tayo sa November 1 to 14 sa pamagitan po ng Journeys of Faith Pilgrims. Hanapin po nyo ang kanilang Facebook page, Journeys of Faith. Ayan. At i-message po nyo si Arlina Onglao, si Miss Arlina Onglao, at tanungin ninyo yung atin pong pilgrimage November 1 to 14, Holy Land Beyond the Basics, no? And then of course, for those who are blessed among you, kumakatok po kami sa inyong mga puso na kami po ay inyong damayan sa ating pong pagtatayo ng isang karapat-dapat na dambana sa Mater Dolorosa de la Pietà. Paki-message lang po ang aming parokya. One word, Our Lady of Sorrows. One word, no space. Our Lady of Sorrows dot parish sa messenger account. Inaasahan po namin ang inyong pagpapala
at pagmamahal at suporta. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alleluia. Sister Lynn at Brother Romy, as usual, good morning sa Agarta Farms, no? At agbiag ka, Pilipino, mabuhay ka, Katolikong Pinoy.